dito sa Kalamba, na kung saan ay hindi pwedeng tayo iwahiwalay. Ano? Kung kaya nung actually inabisuhan ako ni Pastora Gold nung mga tuwing sa lupa, ano ho? At yun nga, last day, ano po, ay pinaalala niya sa akin yon. Okay, so, isang katawan naman po tayo. Ano ho? Kung kaya sana ayun na po natin yon, yung pagiging isang katawan ng ating Panginoon. Na kung saan, tayo po ay pinagbubuklod-buklod ng isang pananampalataya. Ano po? Na ang ating gabay ay ang Biblia, na kung saan tayo po ay Bible-based, tayo po ay Christ-centered, at tayo po ay Spirit-led. Yun po yung ating pong number one na gabay para tayo po ay tunay na magkaisa sa katawan ng ating Panginoon. Ano po? Sige, tayo po ay manalangin po muna. Yumuko po tayo, Ama naming Diyos, nakataas-taasang nasa langit. Narito po kami nagpapakumbaba, humihiling Panginoon ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, pagsalansang na nagawa po namin. At sa iyong harapan ngayon, sa iyong pandinig, gawin mo po kami karapat-dapat, Panginoon, na hayagan ng iyong makapangyarihan mga salita upang tunay nga po na ang nais mong ihayag, ituro, ay tunay nga pong maiukit sa aming puso't isipan. At tunay nga pong magamit po namin ito araw-araw na may tagumpay at marparangalan at maluwalhati ang iyong pangalan. Maraming pong maraming salamat, Ama. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. So, palakpat po natin muli ang ating Panginoon. Ayan po. Ayan, at ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung crowns. Ano po? Heavenly crowns of worship. Alam niyo pa po yun? Yung ating pong mga crowns na kung saan ay kailangan. Ito po ay ating pong titipunin ngayon habang tayo po ay narito. Ano ho? May mga testimonies kanina na yon, may mga activities, ano ho, na pumupunta sa mga bahay-bahay, nagkakaroon ng pagtuturo, ano ho, at hindi muna doktrina. Ano ho? Kasi nga ho, ay mapagkamalang po tayong talagang kulto po tayong pagganaon. Ano ho? Kaya yung relationship muna, sapagkat yun naman po talaga, ano po, ang kailangan, ang ginawa ng ating Panginoon ay ang relationship muna. Tayo po ay naging kanyang mga anak. Ano ho? Nabunagin po tayo at tayo po ay naging kanyang mga anak. No, kung saan ay ito po yung paraan niya para tunay nga pong tayo po ay magiging anak niya. Hindi lang sa ngayon, kundi sa buhay na walang hanggan. Ano po? So, yung ating text po, i-blast po yung ating text. Ayan, ang ating text po ngayon ay makikita po natin ito sa Revelation chapter 4 verses 9 to 11, na kung saan ito po ay tumutukoy sa pagsamba, at ang pagsambang ito ay ang ating mga crowns. Ano po? Napakahirap po na sa mga pagsamba doon, ano po, sa kalangitan, na kung saan ay kasama ang church, kasama po tayo doon, ay wala po tayong maiaalay na putong o kay crowns. Kung kaya, babasahin po natin ang ating pong text ngayon sa Revelation chapter 4 verses 9 to 11. Sabi po ay ganito sa Tagalog, tuwing umaawit ng pagluwalhati, parangal at pasasalamat ang apat na may buhay, na buhay na nilang ay nakaupo sa trono ng nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatandang puno o pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasabing at sumasambang nakaupo doon ang nabubuhay magpakailanman, nilagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono. So yan po, ano? Sa pagsamba doon, ano po, mayroon po tayong korona. Tayo po ay nagpapatera pa at yung koronang yon ay ating pong nilalagay sa paan ng ating Panginoon. Yun po yung ating pagsamba. Ano po? Dito sa lupa, ano po, ang nais ng ating Panginoon habang tayo po ay nabubuhay ang ating pagsamba sa Kanya ay, ano po, ang sabi doon sa John chapter 4 verse 24,
Naho, sabi niya po ay, ang Panginoon ay naghahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan. At upang po tayo ay magiging karapat dapat, ano po, na, at makamit po natin yung mga crowns na ito, ano po, ay habang tayo narito, sasambahin po natin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Ano po? Kung kaya, ano po, sama-sama po tayo maglingkod sa ating Panginoon. At ito po ay mabasa. Ayan po yung ating title ngayon, the Heavenly Crowns of Worship. Ano po, yan po yung ating pong pag-uusapan ngayon. Ang ating Panginoon, nung siya po ay hinuli, siya ay naristo, nung siya ay pinako doon sa krus ng Kalbaryo, siya po ay pinagbinigyan ng pinig na korona. Ano po, at ito po yung sacrifice niya para sa atin. Kung kaya't, maging tayo din naman, ano po, na naglilingkod sa Kanya na habang tayo narito na kung saan ang ating buong buhay ay naialay po natin sa Kanya, ano po, yung buong buhay po natin, ang paglilingkod din po natin sa ating Panginoon na kung saan yung sacrifices, na kung saan ay ito ay pinakita o naranasan ng ating Panginoon yung pagputong sa Kanya ng tinig. Ano po, pag sinabi po natin tinig, ano po, ito po ay tiisin, yung sacrifices po natin, ano po, kailangan maranasan din po natin yan upang makamtan po natin yung inilaan ng Panginoon na crowns of worship na sa pagdating ng araw na kung saan tayo ay haharap sa Kanya, ano po, ay ito po yung ating ibibigay, ilalagay din sa Kanyang harapan at tayo po ay magpapatirupan at tayo po ay sasamba sa ating Panginoon. Ayan, ano? So we must experience the crown of thorns, thorns of Christ to obtain the heavenly crowns. Ano pong sinasabi din sa Romans chapter 8 verse 17? Now, if you are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Ano ho? So, maliwanag po dito na kailangan ay kasama po tayo doon sa sufferings ng ating Panginoon upang makasama din po tayo doon sa glory ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ano, glory nyo, ano po, ay pagkakalob sa atin yung reward, yung crowns na yun, kung kakayanin po natin, ano po, sa tulong ng ating Panginoon, sa kapangyarihan ng ating Panginoon, ano, yung five crowns na yun ay ating po kukunin. Ano po? Ngunit, higit sa lahat, nung limang crowns na yun ay ang Panginoon ang siyang ating pinakadakilang reward o gantimpala. Sabi po dito sa Genesis chapter 15 verse 1, God made this statement to Abraham, I am your shield, your exceedingly great reward, ang ating Panginoon. Ano? Ang pinakadakilang reward po natin. At doon sa pagiging ang ating Panginoon ang ating reward, nung pag-alay na ng niya ng kanyang buhay para sa atin, ano po, ay mayroon pang nakalaan na po, na reward sa mga naglilingkod sa kanya. Maging malinaw lang po tayo, ano po, yung ating kaligtasan ay ginawa, ginanap ng ating Panginoon po. Ngunit, ang ating mga rewards ay tayo po yun ang gagawa nito. Kung saan, ano po, ay kailangan tayo po ay magtrabaho doon sa ubasan ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay kanyang inudusan, ang kanyang mga lingkod na sila'y manalangin sapagkat kulang na kulang ang manggagawa. Ano po, kulang na kulang po. Ilan po ang population ng Pilipinas? Mahigit 100 million. Ano po, ang Pilipinas, ano po ang population nito? Ngunit mga ilan pa lamang, ano po, ang tunay na sumasampalataya sa ating Panginoon. Na kung saan, kasama po tayo doon sa maglilingkod, magtatrabaho, at makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga doon sa Matthew 28, ano po, na habang tayo po ay naglilingkod, sabi doon ay, ikaw ay aking sasamahan. Amen? So, babasahin lang po natin dito sa 1 Corinthians chapter 9, verses 9,
chapter 3 verses 9 to 16. Ito po ay reminders po sa atin na kung saan bago po tayo haharap sa ating Panginoon during that final judgment, ano po, na kung saan ay tatanggapin po natin yung ating reward, ay kailangan po natin malaman muna ito, yung ating mga dapat alamin para tayo po ay talagang matatag, malakas, na naghahanda at naglilingkod sa ating Panginoon. Pabasahin ko lang po dito, ano po? For we are God's field workers. You are God's field. You are God's building. According to the grace of God which was given to me. As a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. But with each one take heed how he builds it. For no other foundation, medyo hindi ko makita. For no other foundation lay that which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds on this foundation and with gold, silver, precious stones, and hay, wood, straw, each one work will become clear for the day will be clear. Because it will be received by fire. And the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss. But he himself will be saved, yet through us through fire. Ano po? So marino po dito, ano po, na ang ating pong pananampalataya, ano po, ay nakapundasyon sa ating Panginoon. Siya po yung great foundation, ano po, siya yung malaking rock, great foundation, ano, kung saan maglalagay din po tayo doon ng pundasyon. At yun po yung ating mga gawa. Ano po, sapagkat nanampalataya na po tayo, tayo po ay naligtas na. Ano po, na kung saan ang ating gawain ay kailangan po nakapundasyon din naman, nakatotohanan. Walang iba ang pundasyon yon kundi ang ating Panginoong Jesus. Na kung saan ay, sabi nito ay, kung ang ating trabaho ay katulad ng isang gold, katulad ng isang silver, mamahaling bato, kung ito man ay dayamin o mga parang kahoy lamang, ano po, na kung saan ay masusunog, ano po, ay wala pong kabuluhan. Ngunit, sabi doon, pag ang ating paglilingkod sa ating Panginoon ay katulad ng gold, silver, o mamahaling bato, ano po, hindi po ito masusunog. Dadaan sa apoy, ngunit ito pa ay mag-purify lamang, ano po, kung saan ito ay magiging dalisay. At sabi doon, kung gano'n ang ating paglilingkod sa ating Panginoon, sabi doon ay tatanggap po tayo ng gantimpala. At yun po yung pag-usapan po natin ng crowns ngayon. Ano? Okay, so ngayon, the heaven crowns of worship, ang number one po na ating pong dapat naiipunin. Ano po? O kaya ay kukunin para tayo po ay makakasama doon sa magsasamba sa ating Panginoon na mayroon pong utong. Ano po, na kung saan, ito po yung ating ihaharap sa paanan ng ating Panginoon ay, ang number one ay, ito ay Victor's Crown, yung mga mananagumpay, ano po. Ano po, okay, pag-aralan lang po natin dito. Sabi po dito ay, everyone who competes in the games goes into strict training. Ano po, ito ay discipline. Do it to get crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight the boxer beating the air. Ano, kailangan tayo nakapukos. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the price. Ano po, 1 Corinthians chapter 9,
verses 25 to 27. Sabi dito, ano po, katulad nga po ni San Pablo, ano po, na kailangan siya po ay mayroong strict training, ano po, discipline ang kanya pong paglilingkod sa ating Panginoon. Ibig sabihin, siya ay nakapukos, siya po ay hindi palingon-lingon sa kaliwa o kanan, o kay pabalik-balik, ano, katulad po ng nag-araro, ano po, na pag siya ay palingon-lingon, ano po, ay hindi po maayos ang kanyang pag-aararo. Ano po, maaring ito ay kaliwat kanan, maaring ito ay mababaw, maaring ito ay malalim. Ano po, so ganun po ang isang tao na maglilingkod sa ating Panginoon na kung saan ay masyadong abala sa mundo ito. Maaring tatanong yung pastor, paano naman? Kami po ay mayroong pamilya, mayroong trabaho, ano po, na kung saan ay araw-araw po kami nagtatrabaho. Ayan. Kailangan po natin yan. Kasi nga po ay nabubuhay po tayo physically. Ano po? Ngunit, yung araw-araw din naman na kung saan tayo kumakain spiritually, ay sasabayan po natin yan sa paglilingkod ng ating Panginoon. Ano po? So, strict. Ano po? Tayo po ay mga ilang taon na po tayong mananampalataya. Ano po? Kailangan nagmamature na rin po tayo. Ano po? Mayroon na rin po tayong bunga at hindi lang bungang mga ilan-ilan, hitik na bunga po yung ating pong kailangan na maiproduce. Ano po? Nakatulad na po ni San Pablo, ano po? Na kung saan siya po ay isang mananalansang o kaya ay against doon sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ngunit doon siya ay tinawag at siya ay tumugon doon sa calling ng ating Panginoon, siya po ay 180 degrees, ano po, hindi 360 kundi 180 degrees na kung saan ang sa ating Panginoon ay tumugon at sumunod at naglingkod. Ano po? Kung kaya ang yung Victor's Crown ay kanya pong nakabit. Ano po? So yun, gusto niyo po ba yun? Yung Victor's Crown? Ayan. So yan, palakpan po natin ang ating Panginoon na kung saan siya po yung magbibigay sa atin ng Victor's Crown. Kailangan lang po tayo magtagumpay. At parang tayo, upang tayo po ay magtagumpay, kailangan lang po natin nakabukos sa ating Panginoon. Magtatrabaho po tayo siyempre. Ngunit huwag po natin kakalimutan. Ano po? Ano mang practical na magagawa po natin na maglingkod sa ating Panginoon, maglilingkod po tayo. Naalala ko kanina yung sinabi ni sister, ano po, na siya ay busy doon sa kanyang pananahi. Ano ho, at kailangan yung oras na yun ay kailangan sila ilalabas na sapagkat mayroon po silang schedule. Ano po, ang sabi niya po, o sige po. At inuwan yung trabaho, siya ay nag-pray at umasa na ito ay matatapos. At nakita, sabi niya kanina ay naisampay na. Ayan. So, tutulungan po tayo ng ating Panginoon. Ano po, kung ano man yung paraan na tinulungan siya ng ating Panginoon, kung siya ay tinulungan ng Panginoon na ganon, tayo din naman na nag-aasam na maglingkod sa ating Panginoon ay tunay nga po, tayo po ay kanyang tutulungan. Ano po? Ayan, so number two ay crown of rejoicing. Ano po, ito yung soul winner's crown. Ano po, ito po yung mga masipag. Ano po, na kung saan ay naglalakad-lakad, o kaya nagbabahay-bahay, o kaya ay nangangaral ang salita ng ating Panginoon, soul winner's crown. Ano po, kung tayo po ay sa tagal na po nating mananampalataya sa ating Panginoon, at wala pa po tayong na-win na mga kaluluwa, wala po tayo dito. Hindi po tayo magkakaroon ng soul winner's crown na ito. Ano po? Na kung saan ay kailangan po natin ito. Para kung ito yung number one ay nagkaroon tayo, yung pangalawan din naman, kailangan mayroon po tayo. Ano po? Yung soul winner's crown. Kung kaya kailangan po natin yan. Ano? Alam niyo po, dito sa lupang ito ay yung mga may mga tumatanggap na mga gantimpala, katulad ng mga bigamya, ng mga plaque, ano po, ano pa yung mga bagay na certificate, ano po, na-encourage sila, na-encourage po tayo, lumalakas, ano po, na-inspire po tayo, ano po, nawawala yun eh, di ba? Ngunit, pagdating sa langit, kung mayroon po tayong mga bagay na ito, ano po, ito po ay pagpasawalang hanggang ating
nakatutong na po dito sa ating ulo at ito po ay ang ating gagamitin pagsamba sa ating Panginoon. Ano po? Kung kaya, ano po, kailangan po natin ng lumabas, ano po, at mag-akay ng mga kaluluwa. Ayan. So, number three. Ang number three po ay natin po ay crown of righteousness. Yung finisher's crown. Kailangan tatapusin po natin yung ating pong buhin. Kailangan tatapusin po natin yung ating ministry. Kailangan tatapusin po natin yung ating pong mga gawain. Ano po? Ano po ang sabi ng ni San Pablo rito? Ano po? Ang sabi dito ay sa 2 Timothy chapter 4 verse 8 to 5. Ano po? Verse 5, but ye be watchful in all things, in your affliction, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Okay, so gaganapin daw natin, tatapusin po natin ang ating ministry. Ano ho? Meron po akong kilalang pastura na dun sa aming pastura dati, may edad na, ano ho? At sabi niya, I will die with my boots on. Sabi gano'n, ano ho? Ibig sabihin, siya ay mamamatay, ano ho, na naglilingkod sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ano po, kung siya man ay matanda na, siya pa rin ay naglilingkod sa ating Panginoon. Ano ho? So, ganun din po tayo. Ano ho? Mamamatay po tayo na ang ating panyapang para tayo pa magbahagi ng salita ng ating Panginoon ay suot-suot pa rin po natin kahit tayo po ay mahina na. Ano ho? Any practical na magagawa po natin. Ano po? Yung pagbabahagi lamang, yung pag tayo po ay ibahagi, ipakilala, sambitin sa ating mga bibig ang ating Panginoon, ano po, ay hindi po mahirap na bagay na gawin po yon. Kaya, anumang practical na magagawa po natin? Ano ho? Kahit sa social media, ano po? Pwede na po natin gawin yan kasi nga po ay ilan po thousands yung po pwede makabasa na makatunghay sa salita ng ating Panginoon. Kung kaya, gawin po natin yung ating magagawa. Kasi nga po, kung ano man yung bagay na kaya po natin at ayaw pa rin po natin gawin, ano po, paano yun? Mawawala po yun. Ano po, hindi na po tayo bibigyan ng kung saan itong source winner crown na ito, ano po, hindi po natin makakamtan. Kung kaya, kailangan po natin gumawa. Ano po? Ayan. Ito po ay hindi ko mabasa. No? Kung kaya, pupunta na po tayo sa number 4. Ano po? Ano po yung number 4? Ayan. Crown of life. Ano po? Ito po yung putong ng buhay. Okay? So, babasahin ko lang ano? Medyo malabo kasi. Blessed is the man who endures temptation for when he has been approved. He will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Ano? Yan, sabi nga naman, yung mga temptations ano, sa ating buhay, may madumarating yan. Ano po? Bilang naglilingkod, bilang sumasama, identified with Christ. Ano po? Kasi nga po, yung ating identification sa ating Panginoon, bilang ating tagapagligtas, ano, banal, mapagmahal, ano po, siya po ay gentle, meek. Ano po, ipagganon po ang ating kalalagayan. Marami pong kakantyaw sa atin. Marami pong magsasabi sa atin. Ano po, wow, banal na. Ayan, ano. Kung tayo po ay dati, na ang ating kalalagayan po ay mahihain, tayo po ay hindi nagsumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, maaaring po tayo ay babalik po doon sa mga temptations na yun. Ano po? Maraming mga dumaraan sa ating buhay. Marami po tayong may encounter, ano po, na kung saan ay mga pagsubok sa ating buhay. Ngunit kung tayo po ay mananagumpay, malakas, matatag, ano po, ay tatanggapin po natin itong crown of life na ito. Ano po? Ano po ang sabi dito sa Revelation chapter 2 verse 10? Okay, basa lang po. Yan. Lalakasan po. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested,
for 10 days without tribulation. Ayan. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Ayan. So yun, ano? So kailangan po natin, ano, magiging matatag. Tatapusin po natin, ano po, yung mga assignment po natin. Yung takbuhin po natin, ano po, yung ministry po natin. Ano po, fulfill the ministry. Ano po, ang sabi ni San Pablo ay, siya ay nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, tinapos ko ang aking takbuhin. Sabi niya nun, ano po, kung kaya, ganoon din ang ating gagawin. Ano po, makipagbaka po tayo ng mabuting pakikipagbaka, tatapusin po natin ang takbuhin na kung saan ay inilaan, inibigay sa atin po. Ano po, researchers na ito, tatapusin po natin yan. Amen. Ano po, amen? Amen po. At sabi nito ay, and you will be given the crown of life. Ano po, magkakaroon po tayo ng putong ng buhay na kung saan ito po yung gagamitin po natin na pagsamba sa ating Panginoon. Ano po, iaalay po natin yan. Magpapatalipa po tayo sa harap ng ating Panginoon. Ang ating pong kagalakan, ano po, ang mga parangal na ibigay sa atin, kasi ka crown po ito, ano po, kailangan po natin ilalagay bilang pagsamba sa harapan ng ating Panginoon. Magkakaroon po tayo ng crown of life, putong ng buhay, pag tayo po ay hindi titigil na makipagbuno, makipaglaban, ano po, anumang temptation, mapaglalabanan po natin ito, mapagtatagumpayan po natin ito. Sabi ng ating Panginoon, hindi kita pababayaan. At kung ikaw ay lalabas, upang ikaw ay mangaral, ano pong sabi ng ating Panginoon? Sasamahan kita hanggang sa wakas ng panahon. Ayon, ano ho? Kaya, kung tayo po ay hindi lalabas at hindi nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, hindi po tayo tuturo, hindi po tayo nag-disciple, disciple ng ating Panginoon, na sumunod sa kanyang mga utos, eh siyempre, ano ho? Sabi niya, kung tayo lalabas eh, ano po, at pagturo, sasamahan kita. Ngunit, pag hindi po tayo lalabas, ano po, wala pong sasama sa atin. Hindi po tayo sasamahan ng ating Panginoon. Kung kaya, kung tayo tamad, ano po, eh, hindi po sinasamahan ng ating Panginoon yan. Ano? Kung kaya, kung ito po ay iyong nanaisin, kung ito po ay ating nanaisin, na ibahagi ang salita ng ating Panginoon, ano po, ang mabuting balita, hindi po magbibintis. Hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon. Sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Na kung saan, dahil nga po sa ating pagganap na yon, ang crown of life na ito ay ating pong makakamit at ito po yung ating gagamiting pagsamba sa ating Panginoon doon sa langit. Amen? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Ayan, sabi dito sa Romans chapter 5 verses 3 to 4. Ay. So yun po, ano po. Yan, so ibig sabihin, ano po, ay kailangan po natin ng sakripisyo talaga na kung saan ito ay magbubunga sa atin. Ano po, yun po yung sinabi ko dito. Ano po, na kung saan ay makakamta po natin kung po tayo mayroong pagtsatsaga, ano po, ay magbibuild up sa atin ang karakter, patatatagin, aayusin yung ating karakter, ano po, magiging matatag po tayo. Ano po, yung ating kaisipan, ano po, hindi na po nagdududa, hindi na po nanlulumo yung ating kalooban, tayo po'y lumalakas, tayo po'y na-inspired. At ang Santong Espiritu sa atin po ay kikilos. Ano po, kailangan lang po natin sumunod sa ating Panginoon. Kailangan po natin humakbang. Sabi nga ano sa ating paghakbang, ano po, not by sight. Ano po, but sa pamamagitan ng pananampalataya, but by faith. Ano po, so, hahakbang po tayo. Ano po, at pag hindi po tayo hakbang, ano po, imalabo. Hindi po tayo magkakaroon ng mga crowns na ito. Ano po, alam niyo po, pagdating ng appointed time na yon, na ang lahat, yung 24 elders na yon, ang 24 elders na yon ay, it represents the church. At kasama po tayo doon. Ano po, ngayon, kung wala po tayo ni kahit isa man na crowns, na pagsamba, na po na iaalay sa ating Panginoon para tayo po ay makasamba sa Kanya, ano po, eh paano yon?
Itsyempera pa rin po tayo doon. At doon pa rin po tayo doon sa likod. Sabi nga doon sa ating binasa, doon sa ating reminder kanina, ano po, na bagamat tayo po ay maliligtas, ngunit para tayong inagaw sa apoy. Kasi nga po, yung ating works, ano po, ay did works eh, patay. Yes. Ano po, nakatulad ng dayami, katulad ng punong kahoy na nasusunog, kung anong magbagay na masusunog. Ganun po yung kalidad ng ating gawain. Ano po, na kung saan kailangan yung quality ng ating trabaho, paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan katulad ng gold, katulad ng silver, o kahit ito ay mamahaling bato, na kung saan pag ito po ay pinapadaan sa apoy, ay lalong dumadalisay, lalong nadadalisay, na kung saan, ano po, karapat dapat po tayong tumanggap ng mga crowds na ito, na kung saan ito po yung ating pagsambang gagamitin sa ating Panginoon. Amen! Palakpan po natin ang ating Panginoon. Amen! So, maaaring tatanong ninyo, ano? Pastor, ito po ba ay iyong nakapitanya? Sabi ni San Pablo, ano po? Hindi pa. Kaya lang nagtutumulin ako, ano, na uabot sa hangganan upang aking makamtan ang reward, ang gantimpalang ito na ipinangako o kaya itinalaga ng aking Panginoong Hesukristo. So, ganun din po tayo. Ano, maaring mga ilan na kaya ang aking crowns. Ano po? Kung mayroon po tayo na nabahaginan ng salita ng ating Panginoon at siya po isimampalataya, iyak, mayroon na po tayong soul winner's crown. Ano po? At tayo po ay, pag tayo po ay mananagumpay sa mga temptations, mayroon na po tayong ano po ba yun? Crowns of life? Crown of life? At kung tayo po ay leaders naman, ano po? Nangunguna, ano po? Katulad nga po ng ano yan, Sister Lala, ano po? Tumatawag kay Sister kanina, ano ha? Ibig sabihin, tayo po ay ginagawa po natin yung pangunguna, ano po? Ay meron po tayong tatanggapin crowns na yan, ano? Kung kaya, kailangan po natin na maglingkod sa ating Panginoon. Sabi nga doon, kung hindi po tayo tumakbo, ano po, wala po tayong aasahan. Tumakbo po tayo, ano po, doon sa race, o kaya sa takbuhin, ano po, katulad ng athlete. Kasi nga po, ayaw ko, ano po, tiyak, wala po tayong matatanggap ng gantimpala. Ano po, sabi ni San Pablo rito, babasahin ko lang po, ano po, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa apoy ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Ayan, nagsisikap po ba tayo? Ayan po ang talong ngayon. No? Sabi niya, hindi ko na aking, ito ay nakamtan ko na, ngunit isa lang ang aking ginagawa. Ako ay nagsisikap na ito ay aking makamtan. So, ibig sabihin, ano po mga kapatid, ano po, nasa ating individual po yan. Ang ating kaligtasan, ginawa ng ating Panginoon, ngunit ang ating mga reward, ang ating mga gantimpala, wala po tayong aasahan kung hindi po tayo gumawa. Kailangan po natin gumawa. Kailangan po natin tumakbo. Katulad nga po ni San Pablo, ano po? So, yan. Tayo po, ay willing po bang tumakbo lahat? Ayan. Tapos po natin ang ating mga kamay. Ayan. Ayun eh. Iyon ang sabi ng ating Panginoon. Iyon ang kumbaga, iyon ang condition eh. Para tayo po ay makatanggap ng crowns. Na kung saan, ito po yung gagamitin po nating pagsamba sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Pagdating ng tinakdang araw na tayo po yung haharap sa Kanya. Ano po, na kung saan ang ating pong koronang mayon, ano po ay iaalit po natin siya sa Kanya, sa Kanyang harapan. Bilang pagsamba, ano po, yung ating karangalan, ano po, yung ating tagumpay, ano po, yung pong ating pong kaluwalhatian ay ibababa po natin sa ating Panginoon. Isusuko po natin sa ating Panginoon bilang pagsamba sa Kanya. Ano po, sapalakpan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Sabi din sa Romans chapter 8 verse 17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos.
at kasama ang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So yun, ma'am, kapatid, napakaluwanag din naman dito. Ano ho? Na pag hindi po tayo masama doon sa kanyang pagtitiis, ibig sabihin niya, pagtatrabaho. Ano ho? Ano po yung trabaho lagi ng ating Panginoon? Ang ating Panginoon, nung siya po ay tinatawag ng kanyang mga apostol para sila ay kumain na ng tanghalian, sabi ng ating Panginoon, ang aking pagkain ay gawin ang pinapagawa sa akin ng aking Ama. So yun po, ano ho, nagtitiis siya, kumbaga, ano po, nagawin ang kalooban ng Ama. So ganun din sa atin, makipagtiis din po tayo, makipagtrabaho din po tayo, makisama din po tayo sa ating Panginoon sa trabaho yun. Ano ho, kung kaya, naniniwala po ako, mga kapatid, na tayong lahat dito ay nagnanais na masamba ang ating Panginoon. Hindi lang nating ninanais na tayo magkaroon ng corona o kaya putong. Ano po? Ngunit ang higit sa lahat, naisin po natin sambahin ang ating Panginoon na mayroon pong putong ng ating pong ulo na po na kung saan sama-sama po tayong papatirpa dun sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So palpat po natin muli ang ating Panginoon. Ayan, no? Ngayon, kung hindi po tayo masigasig, hindi po tayo nagpapatuloy, hindi po natin tatapusin yung full ministry na yun, ano po, imawawala po yung inaasahan po natin mga gantimpala. Actually, may mga inaasahan na po tayong gantimpala eh. Sabi nga natin kanina, kung ikaw ay soul winner, ano po, tiyak na po yun. Ano po yung crown na yun? Ano po? Ngunit, pag ikaw ay tumigil, mawawala po yun. Ano po ang sabi dito? Sa ating conclusions, ano po sa I am coming soon. Hold fast what you have so that no one misses your crown. Ano po? Ayan ang sabi ng ating Panginoon. Ano? Sa Romans or Revelation chapter 3 verse 11. Ano po ang sabi dito? Sa Tagalog, ano po? Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo. Ano po? Upang hindi maagaw inuman ang iyong gantimpala. Maaagaw pa pala yun. Ano ha? Di ba? Pag halimbawa, pag yung isang boxer, ano po, ay nagde-defend ng kanyang corona. At pag siya ay natalo ng challenger po, di ba? Nawawala, nililipat yung kanyang corona. Ano? So, ganun din po tayo, mga kapatid. Ano po? Na pag hindi po tayo nagpatuloy, hindi po natin tinapos yung takbuhin po natin, hindi po natin buong pusong ginagawa at ginaganap ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ano po? Mawawala po yung corona, yung gantimpalang yun. Tatandaan po natin, mga kapatid. Tayo po ba, kailangan po ba si pastora lamang? Kailangan po ba yung mga elders lamang ang gagawa? Naniniwala po kung hindi. Basta tayo po ay anak ng Diyos, katulad po ng isang pamilya, ano po, bawat anak sa isang pamilya ay gagawa. Di ba? Maaaring siya ay maglilinis, maaaring siya ay maglalaba, maaaring siya ay magluluto, o ano ma, gawain bahay kasama yung anak na yan. So ganun din po tayo. Ano po, hindi lang si, kumbaga, ang tatay, kumbaga siya yung pastor. Hindi lang si nanay, kumbaga siya yung kasamang pastora. Hindi lang yung si kuya, hindi lang si ate, yung mga elders, maging yung mga ibang mga kapatid din naman. Kung mayroon na po siyang kakayanang magtrabaho, gagawa at gaganap din ng gawain sa tahanan. So ibig sabihin tayo kung lahat, mga kapatid, ano ho, ay obligado at willing po tayo dapat na hindi napipilitan kundi gawin lahat. Ano po? Ang iniutos ni pastora, ano ho, yung iniutos natin o yung gawain ng ating Panginoon, ang iniutos ng ating Panginoong gawain. Ano po? Kulang na kulang po ang mga manggagawa. Kung gala, sabi ni pastora kanina,
ay mga nag-arise, mayroon pong minumold ng ating Panginoon ng mga pastors, ano ho, kailangan po natin yan. Ano ho? At ang numbers na ito po ay hindi lang po magdudoble, kundi magtitriple, at lalo pang lalago at dadami. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Kasi po ito po yung harvest time. Ano po? Yung end times. Ano po? Harvest time. Pagamat may mga masasama, magulo na ang mundo, ngunit, ano po? Yung biyaya, yung kasaganaan ng grace ng ating Panginoon, ano po? Ay sasagana at sasagana rin. Ang pagbuhos ng Santong Espiritu po ay sasabayan po natin. Magha-harvest po tayo. At mag-apply po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Mayroon po isang pastor, ano po, taga-Kalamba, ano po, sabi niya, ano po, talagang gusto niyang maglingkod sa ating Panginoon. Kasi may nagsasabi kasi, tinawag ka ba? Ayan. Katulad nga po na Isaiah, sabi nga na, ano po, sino ang aming isusugo? O sino ang aking isusugo? Ang sagot ni Isaiah, isugo mo ako, Panginoon. Ano po? Ang sabi ng pastor nito, Panginoon, pwede ko bang mag-apply na isang pastor? Kumbaga para sa Isaiah, isugo mo ako, Panginoon. Ano po? Hindi na po kailangan tawagin. Tinatawag na po tayo ng ating Panginoon. Ano? Naghahanap na eh. Kaya sabi niya, sino ang aking isusugo? Isugo mo ako, Panginoon. Panginoon, mag-apply ako. Huwag lang mag-apply. Kundi ipakita mo kung gusto mo maglingkod talaga sa Panginoon. Maglingkod talaga sa gawain ng Panginoon sa church. Ano po? Napakaraming gawain. Ano po? Lalo hindi yung gawain, paghayag ng mabuting balita, pag-abot ng mga tao. Ano po? Ayan. Ano po? Ano ba ang sabi dito? Sa Matthew chapter 13 verse 12. Sabi po ay ganito, sapagkat mayroon ay ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunti na sa kanya ay kukunin pa. So ganun yun, mga kapatid. Ano ho, napakaliwanag naman po. Bagamat mayroon nga po tayo, kaya lang katulad po ng talento na ibinigay ng Panginoon o doon sa Panginoon, doon sa kanya mga lingkod. Ano po? Imbis na ito nga, sabi doon ay ibang ko, kanya pong ipinaon pa, itinago pa, at hindi man lang ginamit, para ito po ay mag-multiply po sana. Ngunit ano pong sabi ng ating Panginoon, yung mga mayroon ay dadagdagan pa, at ito ay sasagana. Ayan. Kaya yung sabi ng mga nagpatutuo kanina, ay sila ay lumalabas at babahagi ng salita ng ating Panginoon, dadagdagan pa po yan. Amen. Ngunit, sabi dito, yung wala, ano po, kung mayroon mo siyang konti, iaalisin pa. Ayan, mga kapatid. So, napakaliwanag po ako din naman, tayong lahat. Ano po, ay ito ang katotohanan na kung saan kung yung maliit na mayroon po tayo at ito ay hindi po natin ginagamit, ano po, ay sabi doon ay aalisin pa sa atin. Ano po? Kung kaya, kailangan po natin maglingkod po talaga ng puspusan at tuluyan at gaganapin po natin yung full ministry niya. Ano po? So mayroon po tayong application dito, remain faithful, serving the Lord, and be eager to His coming. Hindi naman po talaga yan, ho, diba? Isang bagay na nag-inspire po sa atin ay yung masamba po natin ang ating Panginoon na mayroon po tayong mga kuruna at yung pagdating ng ating Panginoon. Ito yung mga bagay na dakilang nagbibigay sa atin ng inspirasyon, nagpapalakas para tayo po ay magpatuloy, magpursigi, ano po, at tatapusin ang takbuhin, gaganapin ang ministry pinagkaroon sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Kung saan ay, sabi dito, sapagkat, saan ba tayo?
Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay haani kung hindi tayo magsasawa. Ayan. So, ibig sabihin, ano po? Tuloy-tuloy po talaga. Hindi po pwedeng itigil po natin. Kasi nga, ikukunin yan. Aalisan po tayo ng corona. Katulad nga po ng isang boksingero na kung saan maaaring siya ay hindi nag-training, hindi nag-disiplina ng kanyang sarili, natalo siya sa dun sa boxing na yon, ano po, at inagaw yung kanyang corona ng challenger. So maaaring ganun din po ang mangyayari sa atin. Ano po, kung saan, pagdating ng araw, ano po, doon sa harapan ng ating Panginoon, wala po tayong maialay na corona na pagsamba sa ating Panginoon. Na kung saan kailangan po natin ano po, para mapapurihan natin ng tama, malulhati po natin, basamba po natin ang ating Diyos ng buong-buo, ano po, nakasama po ng mga, sabi doon ay may mga nilalang, the 12 elders at 24 elders, ano po, bawat nasyon, bawat lingwahe, bawat tawag doon, race, ano po, mga lahi, ano po, ay kasama-sama po tayo. Sama-sama po tayong sasamba, dadakil at luluwan natin sa ating Panginoon. Amen? Nasabon na po tayo. Application, dito po sa Philippians chapter 3 verse 20. Sapagkat tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula roon, hinihintay natin ang pananabik ang Panginoong Jesus o Hesus Kristo ang ating tagapagligtas. So yun, ano po? Sabi nga po natin kanina, remain faithful serving the Lord and be eager to His coming. Ano? Nga po, ano ba ang nag-inspire sa atin para tayo po ay makapagpatuloy yung ating masambang ating Panginoon? Ano po? Na mayroon po tayong putong rounds of worship. Ano po? At yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ano po? Kayo po ba ay nananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon? Amen. Siyempre. Ano po? Kaya nga po, i-welcome po natin ang ating Panginoon. Yung ating pong aawitin. Ano po na inyong pinapractice kapay kahapon? Come, Jesus, come. Ano, di ba? Ating pong hinihiling o kay pinanarapikan ang pagbabalik muli ng ating Panginoon. Upang yung mga crowns na ito na ating gagamitin pagsamba sa ating Panginoon ay tuluyan na pong ating maranasan that appointed day. Ano po, tayo po ba ay willing ano po, na maglingkod sa ating Panginoon upang makamtan po natin yung limang crowns of life na yan, yung crowns of victor's crown, yung ating pong crowns of life, crowns of righteousness. Ano po, handa po ba ang lahat na magpatuloy? Titigil po ba kayo? Titigil po ba tayo? Hindi. Kung kaya, sabihin po natin, maglilingkod po ako sa iyo, Panginoon. Maglilingkod po ako sa iyo, Panginoon. Laging nakasuot ang aking panyabak. Laging nakasuot ang aking panyabak. Upang maglingkod sa iyo. Upang maglingkod sa iyo. Hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Upang masamba kita. Upang masamba kita. Nataglay-taglay. Nataglay-taglay. Ang mga putong na ito. Ang mga putong na ito. Na yung inihahanda. Na inihahanda. Para sa akin. Para sa akin. Marami pong maraming salamat. Maraming salamat. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, marami pong maraming salamat muli, Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoon, na ang iyo pong inahayag ngayon ay isang bagay na magpapalakas sa amin para kami po ay makapagpatuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon, sapagkat sa takdang araw na kami po ay haharap sa iyo, Panginoon, ay taglay-taglay po namin ang mga putong na ito na kung saan aming gagamitin pagsamba sa iyo, Panginoon. Ngunit, kung hindi po kami gagawa, hindi po namin tatapusin ang ministry, hindi po namin gagawin, Panginoon, ang niatang po sa aming takbuhin, hindi po namin tatapusin, Panginoon, ay tiyak, wala po kaming makakamtang corona na kung saan ay gagamitin po namin pagsamba sa iyo. Ngunit, narito po kami, Panginoon, sabi nga ni
San Pablo, Panginoon, magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalakas sa amin. Narito po kami, Panginoon. Nag-aaring muli ng aming buhay. Nais po namin na tunay na maglingkod sa iyo, Panginoon, upang pagganap ang iyong kalooban. Ang aming pagsamba sa iyo, daladala po namin ang mga puto na iyong igagantimpala para sa amin. Maraming pong maraming salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen! 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 Amen.